With decades of artistry under their belt and dozens of awards to show for it, let's welcome the legends Gina Pareño and Leo Martinez. Ito ako kapag hindi ako nakaka-art. Ano nangyari sa akin? Pumasok ako sa TikTok para maka-arte ako. May mga totoo lang, may maganda, medyo may mga hindi kagandahang nangyayari ngayon sa sistema, ganun po ba? Palagay ko ang dapat puntahan natin ngayon is maisabatas na yung Eddie Garcia. Tahin ako. Matagal na yung ginaanon. Overdue. Kailangan ng maayos na industriya. Kailangan healthy ang industriya. What do you think keeps us motivated? Gusto mo yung ginagawa. Choose a job you love. You'll never have to work a day in your life. Kaya gusto ko na naiigawan ako, naka-arte ako. Buhay-buhay ako. Acting is not thinking, it's feeling. At lagi mo dapat i-express ang lahat mong nararamdaman. When she was alive, Sherry and Gina were best of friends. Ang sexy, tita. Anong tita ko? Tita, niligawan ba kayo ni Jorsky? At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi mo kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na lang ang gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hello friends! Welcome to the Snooki Serna channel. Alam niyo po, nandito tayo ngayon sa Tosh Cafe sa Congressional Avenue, Quezon City. Maraming salamat po sa ating kaibigan, si Ms. Des Benipayo. Alam niyo, ngayong hapon na ito friends, masayang episode po itong sisimulan natin dahil meron po tayong reunion with the industry's veterans na nakasama ko po, I'm proud to say, throughout my career. With decades of artistry under their belt and dozens of awards to show for it, let's welcome the legends Gina Pareño and Leo Martinez! Yes! Magandang araw sa iyo. Magandang araw, Tita Leo, Tita Gina. Hello, kumusta ka? Presently, what are you busy with these days, Tita Jean? Sikreto mo sa pagiging healthy. Mabuti, tinawag niyo po kung hindi ako malalabas. Pero Tita, nakikita ko yung mga TikTok niyo, ha? Grabe ang audience. Tita Leo, kayo, what are you busy with these meron days? Meron na pong ginagawang afternoon teleserye, yung abot sa may napangarap. Nag-guest din ako doon sa senior high. Busy ako sa taping ngayon. Tito Leo, you're still at the top of your game. Sharp, sharp ni Tito Leo. Yan ang benefit na nakukuha ko dahil dito sa vitamin D. I've been taking it regularly. Ang tulog ko yun ng... Mas nagiging regulated ba dito? Regulated. At saka may kailanong oras ako matulog. Makakatulog ako. Binigay din sa akin ng vitamin D ng doctor ko. At talaga nakatulong sa insomnia ko. Unti-unti pong nawala yung insomnia. Nakakatulong din siya sa diabetes. Ang daming health benefits, Tita Jeans, di ba, ng ating vitamin D? But the difference is that, correct, tama po. And of course, we're very happy po here sa channel natin because this reunion was made possible by 40D. Sobrang importante po talaga para sa ating lahat ang health and wellness. Kaya naman, napakalaking tulong po talaga ng vitamin D to lower the risk of long-term disease. Siyempre po, para ma-maintain natin ang ating youthful energy. Youthful energy ni Tita Gina at saka ni Tito Leo, nakikita ko. Kitang-kita talaga yung great effects. Ano, syempre, gusto po namin na lahat tayo maging healthy para mas ma-enjoy po natin ang ating mga bonding moments, mga kwentuhan, at kung ano-ano man po yung mga haharapin pa natin sa buhay. Para sa mga kaibigan nating nanonood ngayon, meron din po tayong giveaway. Ang 40D po ay gustong magbigay sa inyo ng mga boxes ng 40D para masubukan ninyo. Make sure to watch hanggang sa dulo ng video para malaman kung paanong manalo. Di natin mapagkakaila na sa industriyang ito, talaga naman na-establish nyo na ho ang inyong mga sarili bilang representatives of greatness. Tito Leo, you have been honored by the Metro Manila Film Festival, Gawad Urian, FAMAS over the years.
You've also led the Film Academy of the Philippines as the Director General. Sa dami po ng mga na-achieve niyo, Tito Leo, what is next for Leo Martinez? Well, ngayon nga, ginagawa ko itong teleserye na ito. But on the side, meron din kaming advocacy sa Batangas na sinimulan namin noong nagka-pandemic. Sabi ko, usapan natin yung mga pinagmamalaki natin as a tao. Ang dami natin pwedeng ipagmalaki. Sabi nga ni Kennedy, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. Ang dami niyo talagang contribution talaga, if I may humbly say so. At ang tagal mo na sa industry natin, Tito Leo. Do you think you were given the projects that you rightfully deserve? And I ask this with all due respects to you. Well, of course. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga ginawa natin. So, I have been, as you said, one of the founders of the Repertory Philippines. That's 1967. Ang dami ng blessing because of this industry. Right, Tito. Totoo naman. We have a lot to be grateful for. Tita Gina, kayo naman po, you've also gotten so many accolades over the years. Nakakuha na nga po kayo ng Lifetime Achievement Award from the PMPC. You have also been dubbed as the Artist of the Decade by the Orian. After all this, ano pa po ba ang mahihiling ng isang Gina Pareño? Una-una, maraming salamat sa pagkitiwala niyo sa akin. Totoo ba, Tina? Ba't tayo mag-shooting-shooting? Yes! Ito mo na, oh my God. Ito ako kapan. Kapag hindi ako nakaka-arte. Kita! Ano niya rin sa akin? Pumasok ako sa TikTok para maka-arte ako. Nakadaos. Tito, di ba cliche as it may sound, pag nakagat ka daw ng acting bag, forever na yan sa atin. Nasa dugo na natin. Tita, paano ba kayo nagsimula mag-artista, Tita? Sino ba nakadiscover sa'yo, Tita Jones? Saan pag-ita? Sina Doc Perez. Nakoda. Pero Tita, in one interview, you were asking for, di ba nga, ito nga, more projects. Ay, hindi ka napapagod, ano? Walang kapaguran ng isang Gina Pareño, Tita Jeans. Hindi kapaguran eh, kundi naranood ako para walang mamahal sa akin. Ito, pag walang takira, walang ako. Kaya ang ginawa ko, ay, ilinawang ko sa sarili ko, TikTok ako. At Tita, siguro tinulungan mo rin na malalo ka maging healthy. Uminom ng vitamins, di ba? Nahiyaman ako sabihin, Tito Leo, pero magmamayabang ako ng konti. Ako ho ay nabigyan ng award din ng Eddie's Awards kamakailan. Oy, yes. Congratulations. And thank you po. And again, I would Tito like Gina. To thank... Tito Gina, di ba po nanalo rin po kayo? Icon Award din po, the same award that I got. Opo, you are an icon, Tita Jeans, 2021. Nakatago talaga sa kwarto ko. Tita Leo, ito ho, real talk. May mga totoo lang ho, may maganda, medyo may mga hindi kagandahang nangyayari ngayon sa sistema, ganun po ba? Palagay ko ang dapat puntahan natin ngayon is maisabatas na yung Eddie Garcia. Tahin na po. Matagal na yung ginaano. Kailangan ng maayos na industriya. Kailangan healthy ang industriya. Tama. So, hindi pwede yung mga magdamagan na taping. Hindi exactly. Pwede tayo maka-function if you work more than 12 hours a day. Totoo. Tito, so, we're saying now, no, truthfully, na hindi siya nasusunod, no? Hindi. Ay, sorry. Oo. Tita, hindi. Kalakas ko naman siya mag- Hindi, tama yun. Hindi talaga. Pag nakasimawag ka naman, ayaw naman. Like example for us senior citizens, ang senior citizens 8 hours lang na dapat na trabaho. Correct. Hindi rin kami pwedeng mag 12 hours. Tama. Kasi senior citizens dapat sundin din yun. At ngayon naman, I'm happy to say, sinusunod. Ngayon? Yung sa amin nasusunod. Because we tell them beforehand. And, ang minors, 6 hours lang. 6 hours? Yes. Pag nasunod yun, palagay ko, mas uunlad ang industriya. Kasi totoo. Healthy ang mga exactly, tao. Exactly. Ito po, nasa dugo nga natin na pagiging artista. Tito Leo, on your end, was this always a dream for you to be Yes, grade school pa ako, ma-arte na kami. Nung college, nagtayo kami ng drama group. Pagkatapos ng college ko, we founded Repertory Philippines. Wow, no? Di ba? Founder lang naman ng Repertory. In 19, and then,
we founded the Actors Workshop with Johnny Delgado and Luis Gillian and the rest. We and Gina have been in the industry for more than 50 years. So, siguro naman pwede na yung card na yun namin na may pass na kami. Totoo naman, na may ginawa na kami. What do you think keeps us motivated? Kasi gusto mo yung ginagawa, diba? My father used to say, choose a job you love, you'll never have to work a day in your life. So, kung love mo yung trabaho mo, hindi ka nagtatrabaho. Tama. Enjoy ka lang ng enjoy. Hindi ka napapagod. Hindi ka napapagod kasi enjoy ka eh. Iba talaga, Tito, yung nakikipag-usap po ako sa mga veterano at mga nirerespeto kong mga tao. Speaking of motivated, na-motivate po ako. At syempre, isa po sa mga ways that we stay revitalized is trying new things. So parang masaya ata kung maglalaro po tayo ng mga games. Ang una po nating game ay, ang title nito, Anez. Ano? Ano ito? Okay. Yung una nating game, ano ito? Charades. Pagka parang na-discern ni Tito Leo kung ano yun, isa charade naman ni Tito Leo, papadidemonstrate sa iyo, Tita Jeans. Tapos yung final answer, ikaw mag-say. Tapos, ayun! Ang galing dito. Alright. Rotten Perfect Mod. Yay! Yeah! Bravo! Ang galing na tita ko! Ang galing na tito ko! Round 2. Ito ho. Hindi ko makuha eh, pero mataas din. I'm good. Yes! Yay! Ang bilis ni Tito Leo! Alam niyo talagang the key to aging well, no, is to enjoy yourself or to be able to enjoy yourself. Kailangan talaga alagaan mo sarili mo. May enjoy mo yan kapag marunong ka mag-alaga ng katawan mo. Tuloy-tuloy lang ang ating kulitan dito, friends. At saka syempre ho, another trip down memory lane. Kaya ho, ang next game natin ay tatawagin po nating Flash the Movie. First movie. Na-nominate ka, peliko lang ito, 1974, PAMAS Awards bilang Best Picture. Ito rin ang sophomore film ni Jun Rakisa, kung saan nanalo siya ng Best Director at nanalo ka ng, yun nga, Best Actress. Krimen. Tama! Ayan! Ayun yung Jun Rakisa. Yes! Tita, ano mga unforgettable moments mo sa krimen? Mahihirap yung mga eksena ko, pero ang sarap i-acting. Next film, ang 1984 comedy na ito ay kilala sa eksklusibo nitong pag-ikot sa buhay ng mga career women sa mundo ng banking. Working Girls! Yay! Oo, ang ganda pa. Ang music nun, yung kanta dun, meron. Unforgettable. I remember. Alam kami hindi umaarte para kami naglalaro, pero siyempre nakatutok din kami. Sobrang saya kami yung ginagawa namin. Sa katotohanan, the fact is, sa totoo lang, tinako lang nga sa'yo ngayon. I'm a Makati girl now. As a matter of fact, I can speak English already. Habla Espanyol. Tambuena, Batiba, Baraguda, Empanada, en Francilia, di Marefafue. Ano sa flu? Next movie. Para sa role mo dito, nanalo ka ng Best Actress sa Brussels International Independent Film Festival. Ang pelikulang ito po ay nag-premiere sa 16 na International Film Festival from 2006 to 2007. Krimen? Krimen? Ay! Ay! Parang ang Cobrador! Cobrador! Pareho simula sa K. Cobrador. Ang ganda ng ano, poster. Tita, ang dami mong award dito. Tita, ano naalala niyo dito sa Cobrador? Nakachamba ko kung best actor. Sino ang nakauna-unaan ko?
Sir, ano ang abulo yan? 518? Yan ang numero tumama kanina. Naku, sana ko kukuha ng perang pang-abono. Oh, tita. Ex-film po, para sa inyong performance dito, tita, ay nakakuha po kayo ng citation sa 61st Cannes Film Festival. Kinunan din po ang buong pelikulang ito sa loob ng 2 weeks. Walang iba kundi service! Oh! Ito, ano mga most memorable experiences mo dito sa paggawa ng movie? Masaya ako kasi maganda yung istorya. Pero napagod ako kasi in 2 weeks time, namin ginawa yun. Grabe, ano tira? 2 weeks? Kulang pa! Brillante Mendoza. Oo, si... Reg, naku, 2 weeks ang tindira natin. Dalawang sinihan natin, nagsarado na. Ito na lamang ang natitira. Pag-aanak ka pa, sana kumukuha na panalabong ko sa inyo lahat! Tito Leo, it's your turn. Noong 2015, dinaanan po ng full digital restoration ang pelikulang ito. At lumabas po sa screening sa 30th Tokyo International Film Festival. Okay. Ang musical po na ito, trivia guys, ay nanalo ng Best Music at Best Sound sa Gawa Durian Awards noong 1981. Yan ba yung kay Mike De Leon? Ah! Kakaba-kaba! Tama! Ang ganyan ni Tito. Simula magligawan si Sandy Andulong at saka si Brother Bo. Si Boyen. Ang ganda ng pelikulang yan kasi musical yan at saka ano yan, yung si Nanette Inventor ang kumantan. Tito, unforgettable yung song na yun sa akin. Ano yun? Tananam! Bigyan mo po kami. Yes, Tito. Tito, how was it working with the great? Kasi talaga, they really are the greats. Okay, susumpungin si Mike. At talaga ba? Eh, genius eh. Ganun talaga ang may genius. May konting ano, sumpungin sa woods. May konting matik yun. Sabi yung mga na-genius na ano, ng mga nakakausap ko, eh kami, ano ka daw, may konting. Oo, hindi ko maiisip ito kung wala akong sira. Tama. May konting sira. Tama, ano. Next film. Dito, ginampanan niyo po dito ang papel ng Hepe noong panahong tinutugis ng mga makabebe si Emilio Aguinaldo. Virgin Forest! Yes! Ang role ko dyan, yung ano na, pagkatapos na huli ako, umihi ako sa pantalon, napaihi ako sa pantalon. Dahil si Peke ang director dyan. Historical film po ito, ano? Mahirap gawin, ano, Tito, pag historical. Oo, lalo na si Peke at saka si Don Escudero, ang mga katawa ko, mga ano yun, mga makukulit yun sa production design. So, hindi basta-basta. Mag-shoot yun ng basta-basta lang. Ito, third film. Tito, nagsimula ang iconic role mo na itinuturing paring major figure pagdating sa usapan ng politikong Filipino at satire. Best Supporting Actor sa 16th Gawa Durian Awards, trivia po, at saka sa MMFF. Pantamad na meets Mr. Shuli at Mongolian Barbecue. Oo, napaka-ganda niya kasi yung doon ko sinabi yung hanggang ngayon, kinu-quote pa rin ako. Ang democracy is of the people, for the people, and by the people. Ang ibig sabihin niyan, ang democracy, i-turn off mo ang tao, huwag mong pakinggan ng tao, for the people, gawin mong mahirap yung tao, at bilhin mo para mabili mo ang tao. Yun ang by the people. Tumatak dun eh, no? Tumatak yun dito eh. Dito, nauso po yung inyong manikmanaog. Yes. Ang manikmanaog talaga nagsimula yan doon sa aming TV show na Mongolian Barbecue, 1989. Timeless. Up to now, whenever I'm invited, ginagawa ko po ay Congressman Manikmanaog pa rin at your self-service. Ako po ang inyong abalingkod, Congressman Manikmanaog at your self-service. Isang hamak na corrupt congressman lakang from Lakas Tama Party. Yun ang first time ko nag-ano ng Batangas accent. Dito, iconic yan. If I may humbly say so. Ang pelikulang ito ay pang-anim na tambalan ni na Eric Kizon at Aiko Melendez. At lumabas ito bago ang kanilang huling pelikula na magkasama. Umunan si Bok ng Puso. Yun. Hindi na makapit doon.
nagdrama ako dyan. Tito, how does it feel na gano'n na, na ikaw parang you change roles? Well, because now, when you love your work, Miss Kiano, there are no small parts. There are only small actors. Miss Kiano part dyan, basta kaya kong gagawin. Food for thought na naman yan sa atin. Tama. Alam niyo, friends, kung may nakuha talaga tayo dito from this experience is that hindi nakakatakot ang oras. As long as you do what you love and you take care of yourself. Kasi naman, vitamin D helps in the release of insulin and lowers the risk of diabetes. It also helps in regulating your sleep and in fighting insomnia. Vitamin D also helps normalize blood pressure. Tita Leo, Tita Gina, ano po ba ang secret to being iconic? Gusto ko artista, gusto ko lang umarte. Pagka di ako aka-arte, walang camera, walang ilaw, gusto ko parang hindi na nila ako mahal. Kaya gusto ko na nailawan ako, na aka-arte ako, buhay na buhay ako. Kaya huwag niyo ako iiwan, oh. Oh, ako, siguro dahil nga enjoy ako sa ginagawa ko. At saka isa pa akong nakakatulong din sa ibang tao. I teach no acting, please, no? Ang inaano namin sa no acting, please, is acting is not thinking, it's feeling. At lagi mo dapat i-express ang lahat mong nararamdaman. Kasi kung hindi ang mga hindi mo na-express na feeling, nagiging toxin sa katawan mo. So, lahat ng mga nararamdaman mo dapat ilabas mo, i-express mo. Pag hindi ka nag-express ng nararamdaman mo, naiiwan 'yon. 'Yon ang kumakain sa loob mo, nagiging cancer. We encourage the actors, don't think, express. Pero siyempre kailangan mo din Vitamin D. Okay, siyempre. Yun naman eh. Kanya nga, sabay-sabay ito. Hindi pwedeng yun lang ang gagawin mo. Dapat meron kang katulong sa iyong health. And that's what makes you both iconic. Ngayon po, it's time for our throwback segment. Magpapakita po kami ng mga old pictures and then you will give us your reactions. First communion kung ano yan, sa St. Teresa's pa yan. Ako 7 years old ako. Tito Leo, ang gwapo mo na ng bata. Parang kamukha ko yung apo ko. Ah, yes. This is 1988 yan dahil yun ang first baby namin ni Gina, si Leslie, who is the mother of my apo. Tito, how many years have you been married na? 36. Wow. Tito, what is the secret to the longevity of your marriage? Respect. Ay, ako ang unang umamit ng kantos dito sa Pilipinas. 1985, umuwi dito yung kapatid ni Johnny Delgado. Sabi niya, huwag ka na mag-aral ng mga yung mga computer na ito na ang pinakabago. So, nung nagkaroon ng office dito yung Apple, sinabi nila, ang balik manaog na yan eh. So, that yes, is 1990 or 1991. Ako ang ginawang cover ng kanilang magazine. Ito yung family picture namin with my 6 kids. My kids all grown ups na. Whenever they ask me, ilan ang anak mo? Ang sagot ko, 2, 1, 3. 2, sa una. 1, Kisheri. And 3, Kijina. Up to now, they're seeing each other in the stage. Napaka-fulfilling ano, to be able to raise children like that. Mga achievers din. And dito, above all else, if I may say so, ang ganda kasi naging very close sila. Kasi when she was alive, Sheree and Gina were best of friends. Ito, Tita. Ganda-ganda ni Tita Gina. Oh. I think Sambagita 66 ito. Tita, sino po ba mga naging ka-close ninyo dyan sa mga nakasama nyo sa Stars of 66? Lahat sila, Loretta Marquez, yan, vibes na lahat yan. Anong artista po nun, parang mas close sa isa't isa, ano po? Eh, kasi studio. Yan, tama. Ah! Ay, ang loka. Ang sexy, tita. Anong tita ko? Tita, ang ganda naman. Walawin dyan. Walawin naman. Tita, niligawan ba kayo ni Jorsky? Ito yan. Ano pa yan?
Ang kami! Ay, ang ganda, Darna! Kahirap ko dyan. Binibitin talaga ako. Pero gusto nung gusto ko naman kasi Darna ako. Tita, anong title po nitong pelikula ninyo? Tita, Darna ng Planet Man. Ang galing ng memory. Yan, Tita Jeans. Diba? Pero ano ko yung buntot ng anas. At nawa kami yung buntot na pangal pabaliin mo konti. Diba? Ang dami mga alaala, no? Ay, naku, thank you po. Alam ko, nagti-TikTok po kayo. Eh, pwede ko bang mag-TikTok tayo, Tito Leo, Tito Gina? Eto ho, manunood po tayo, last game po natin ng isang TikTok challenge. Tapos po, i-recreate natin on the spot. Exercise na exercise po mga katawan namin dito ni Tito Leo, Tita Gina. Pero kayang-kaya pa rin po namin thanks to 40D. I like 40D. Thank you. Hindi pa ako lumaban. Thank you for joining me, Tito Leo and Tita Gina. Once again, thanks to 40D for not just making this happen, but also helping us to slow down aging in a manageable and healthy way. Bago po tayo magtapos, to our viewers, alam kong hinihintay ninyo ang giveaway mechanics. Madali lang pong sumali. Meron kaming mga tanong na need nyo lang masagot ng tama. So make sure to leave a comment with your answer. Sige nga, ano ang sagot ninyo sa trivia question namin? Ano ang unang pelikula na nilabasan ni Snooki? Gaano katagal tumakbo ang palabas ni Leon Martinez sa... Over the Bubble. Anong Pinoy superhero character ang ginampanan ni Gina Pareño sa big screen noong 60s? Remember, comment your answers below. We will announce the winner sa official Facebook page ng Snooki Serna Channel. Make sure to visit facebook.com/SnookiSernaOfficial. Sa ating mga viewers, I encourage you to take care of yourselves and take vitamin D. Alam niyo po, napaka-importante po ng kalusugan in every aspect of our lives. Kaya check niyo na rin po ang 40D sa Shopee at Lazada. Tita Gina, meron po ba kayong mga upcoming TikTok surprises, Tito Leo? Meron po kami yung konting business yung sa Benita Bonsai, yung po yung mga water bonsai. At saka meron din po kami Tita pa rin Suman Latik. Diyan sa UP Town Center. Yung teleserye po namin ay Abot Kamay na Pangarap tuwing hapon, 2:30 ng hapon sa Channel 7. Ako naman ay nagpapasalamat kasi nailaman ako ngayon. Gusto ko lang umapyo. Gusto na naisipin niyo ako. Huwag kayo mag-alala kasi malapit na tayong gumawa ng pelikula muli. Thank you po. Words to ponder from Isaiah chapter 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Amen. Marami pong salamat. Thank you so much. Friends, I would like to thank our sponsors. Maraming salamat po. Una sa lahat, sa Jill Stewart for my eyewear, ang Apostol Dental Clinic po for my smile, Lucy Britannic of Britannico Salon and Hair Shop Salon for my hairstyle, and si Leia, ang aking pong kaibigan din, of Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry. And of course, I'd like to thank FG Clinic for my skincare. And of course, I'd like to thank Tosh Cafe, located at the second floor of the Barrington Place, number 27, Congressional Avenue, Quezon City. Thanks so much, Ms. Des Benipayo. Again, marami pong salamat and Merry Christmas. Always remember, friends, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you very much, Tita Gina. Thank you, Tito Leo.
Pero, and you take correct. Care of yourself. Correct. And vitamin D.